Hello po, good morning po. Ngayon po, mayroon kaming ginawang pamamaraan dito sa mga manok namin. Dahil nung una, hirap kami kasi yung manok namin, medyo mahinang mangitlog. Tapos nung may itlog na, kinakain nila yung itlog. Kaya may ginawa kaming technique dito sa mga manok namin ngayon. At doon naobserbahan namin, after 1 month namin ginawa yun, nagiging okay na ulit, nangingitlog sila ng tuloy-tuloy at hindi na sila kumakain ng mga itlog nila. So yun yung ngayon naman i-discuss natin, i-share ko sa inyo yung pamamaraan na ginawa namin para doon. So ayan, ngayon muna ibibigyan ko sila ng pagkain. Itong aking dala ay meron ditong bahaw. Tapos hinaluan ko ng konting dara, may konting pits din. Tapos ito ay hinaluan din natin ng King's Vita Plus na vitamins. So ayan, bibigyan ko muna sila kasi maya-maya ay papakawalan ko na naman sila. So tuwing umaga, pinapakawalan ko yung manok namin. Tapos paggabi naman, ibinabalik namin dito sa loob. So ayan yung gagawin natin. Bubuksan ko muna. Itong pinapakain ko sa kanila ay kaunting pagkain muna. Ngunang pagkain lang dahil nga papakawalan natin itong mga manok. So ayan, dahil papakawalan natin sila, kailangan kahit papanin nakakain muna sila dito para babalik-balik pa rin sila dito sa kanilang bahay. Ganon din tuwing hapon, pinapakain ko rin sila. Yung pinadadaan. Yan. Ito na yung pinakapintuan ng mga manok natin. Yan na sila palabas, tapos pagpasok nila, dito rin sila dumadaan. Tapos yung gansa namin, sinali na rin namin dito, kasi yung gansa, pinapakawalan na rin namin. Kasi na-observe namin dito sa mga manok, so actually ito yung ginawa namin, pinapakawalan na namin sila. Now, after 1 month namin na-observahan, kahit kaunti lang binibigay namin pagkain, nagbibigay na sila, nagiging productive na sila, nagbibigay na sila ng mga itlog. Tapos meron pa tayong, yung mga inahin pa, hindi na nila kinakain yung mga itlog nila. Yun yung naobserbahan namin. Eh itong gansa namin, no, 2 piraso, hindi pa rin dumadami. Pag nanging itlog, nawawala yung itlog nila. So ngayon naman, ginagawa namin, inoobserve namin sila kung pwede silang i-free-range. Kahapon, tinry na namin. Okay naman, dito lang din sila palakad-lakad sa paligid. So ngayon ay papakawalan na rin natin yung gansa. Sila, magkasama na rin sila ng mga manok na pinapakawalan na natin. So tuloy-tuloy na silang naka-free-range dito. No, bukod dun sa ranging area sa loob, nakakalabas din sila kasi nauubos din yung mga damo dyan. So dito mas maraming damo silang nakain, maraming insekto silang nakikita na pwedeng kainin, mga prutas at mga dahon ay nakakain nila dito. Titik! Yan. So dito sa likod ngayon, pakita natin yung mga itlog nila. So ayan na. Yan, may mga itlog na yan. Yan, tapos meron pa dito. Yung mga pugad nila dito, may mga itlog na. Ayan. Tapos may isa dito naglilimlim. Titik. Yan. Tapos dito rin, meron ding mga itlog na. Yan o, marami. So ang dami na rin nila mga itlog. Mas nagiging productive yung mga manok natin dito. Di ba nabasa? Gagabi kasi malakas ang ulan. So, hindi naman nabasa. So itong tinira ko para naman to sa gansa. Yung mga itik, dahil nga nakakulong lang din sila dyan. So maya-maya na yan at maagang-maaga pa ngayon dito sa amin. Alas 6 pa lang at medyo maliwanag na rin naman. Ayan yung mga manok natin. Kailang maambon dito.
Ayan. Yung mga gansa nandun sa dulo eh, nasa sulok. So dito namin lagay yung gansa kasi mayroon silang ano dito, may bahay na. Ayan, yung mga manok kasi nandyan sa ibabaw. So yung mga gansa po pwede rin sila dyan sa gilid, sa ilalim. So yan yung kaya dito na namin pinagsama. Kasi yung mga itik, yun, nililipat-lipat namin yung mga itik dahil naging maputik. So didi-divide namin yung area dyan sa loob. Merong kabilang area na kapag sobrang maputik, nalilipat na naman sila sa kabila. Para pagka okay na naman doon sa kabila at dito naman magputik, nililipat na naman ulit sila doon. Palipat-lipat na lang yan sila. So ito yung mga itik natin, no? Yan. So dito sila ngayon nakapwesto sa area na ito. May bahay din sila dyan. Tapos doon sa kabila naman, kapag puno na putik na ulit to, magputik na ng todo, balik na naman sila dyan sa kabila. Yan. Saan natin yung gansa. Bigyan natin ng pagkain yung gansa. Oh, wala na. Wala na kayong manok. No, yung pagkain nila, kaunti lang binigay ko, pero hinaluan ko na yan ng vitamins. Hinaluan ko ng King's Vita Plus. So, ayan o. Yung mga manok natin, pwede sila dito sa loob kung gusto nila. May iba nga dito, dati nagpipilit lumabas. Eh sa ngayon nung may bukasan na doon, may pintuan na, ayaw naman lumabas, mas gusto niya dito sa loob. Habang itong iba na nandito lagi sa loob, ay madalas naman silang lumalabas. Kasi doon may mga damo, dyan, abot din sila dyan. Pati doon sa kabilang area, maraming damuhan dyan. Minsan nga, napapalayo na sila doon pa sa sulok, sa unahan. Tapos dyan, may mga, maraming damo kasi dito sa labas. Kaya marami silang nakakain. Ang binibigay na lang namin dito sa manok, kaunti na lang, yung sapat na lang na uuwi pa rin sila dito sa kanilang pabahay. More on mga nakakain na dyan sa paligid. Kasi itong mga manok namin, ito ay mga native. Native, tapos meron lang tayo ditong yung mga lalaki lang natin dyan. Meron tayong Rhode Island Red, tapos meron tayong Black Astrolorp, tapos may Huluhano. So yun yung mga lalaki, in-upgrade lang natin yung mga native na inahin. Pero itong inahin, halo na rin ito, may mga... lahing ano na rin, Huluhano, pero native pa rin naman. Pabo naman doon. So maya-maya na kunti yung mga pabo. So yun po ang pamamaraan na ginawa namin para ayun yung mga manok namin ay maging productive ulit kasi dati, yun nagiging challenge namin, nakakulong lang sila, no. Ayaw nila masyadong mag-provide ng itlog, kaya wala kami dito mga sisiw. No, meron man nanging itlog, kaya lang kinakain naman nung mga inahin din. So yun yung nagiging challenge namin. So ang ginawa namin ngayon, pinapakawalan namin sila. Simula nung pinakawalan sila, after mga ilang weeks, nagsimula ng mangitlog na mangitlog, tapos hindi na nila kinakain yung itlog nila. So far sa observation natin, napakaganda na ng improvements dito sa mga manokan. So nangingitlog na. So observe natin to after ilang buwan. So sana magiging sisiyo na ito mga itlog nila at lalo na natin silang maparami. So yun po, yun lamang po muna sa ngayon. Maraming maraming salamat po. Thank you po. Happy farming!